Ito naman po yung pinakaibaba na part sa kanilang garden. So ito po yung mga mayana. Akala ninyo pintura pero mga mayana po rito. So yung ginagawa nila ay contrasting colors para lilitaw talaga yung kulay ng mga mayana. Yan. So papunta tayo sa ibabaw mga may, sa itaas. Bye, welcome back to my channel. Andito pala kami sa Balamban, Cebu, dito sa Buacan ni Alejandra. Ngayong araw po ay tutur ko kayo ngayon. Check na gaganda po ang inyong araw dahil ipapakita ko sa inyo ang kanilang mga magagandang tanim dito, yung mga bulaklak nila dito at saka yung mayana. Pero bago yan mga bay, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click din ang notification bell for more videos. So, wag na natin tong patagalin mga bay. Magtutour na tayo dito sa Buacan ni Alejandra. Dito, meron silang mga litos mayana mga bay. So, napakarami ng litos mayana nila dito hanggang doon sa dulo. So, napakahaba ng kanilang garden. So, yung pag-pruning nila dito, napakaganda. Yan. At dito rin sa kabila, meron ding mayana. At dito sa gilid, merong litos mayana. So, sa totoo lang po, ngayon pa lang po ako nakakita ng lettuce mayana dahil wala pa po kaming variety na ganito doon sa bahay. So, kadalasan po makikita ko ay nasa video lang. Yun po. At ito, meron silang mga Alabama rito. Yan. So, yung iba, hindi ko alam yung variety. Dito rin, meron ding Alabama. Yan. So, napakatingkad ng kulay ng Alabama nila mga bay. Oh. Yan. Maganda kasi yung klima dito, malamig, medyo malamig. Siguro, nagkaganito yung napakatingkad ng kulay ng kanilang mayana kasi maganda yung klima. So, meron din dito na millions. Yan. So, sabi ng ano, mga tour guide dito mga bay, hindi daw basta-basta magpapabulaklak ng millions dahil meron din po daw na process nito sa pagpapabulaklak. So, maganda yung mga bulaklak mga bay. Merong pink, merong parang violet. Ayan. So, napakaganda. So, dito tayo sa ibaba mga bay para makita pa natin yung iba't ibang halaman nila dito. So, ito. Parang ito, nakikita ko sa garden ni Certified From D. Yung ganitong kulay ng mayana. May pula mga bay oh. Parang pula na may halong yellow. Yan. So hanggang doon din dito mga bay. So napakahaba din dito ng kanilang garden sa kanilang mayana. Yan. At dito sa harapan ko meron ding millions. So dito bawal kapag kayo'y pumunta rito mga bay, bawal magpitas ng bulaklak. So hanggang tingin lang tayo sa mga bulaklak dito mga bay. So marami pang ibang bulaklak dito, hindi lang ito. So maya-maya, makikita nyo yon. So meron pang mayana rin dito mga bayo. Napakahaba rin oh. Tingnan muna natin ito. Balikan natin kasi, yan, tingnan ninyo parang wall yung mayana nila mga bayo. Ang haba na oh. Medyo matagal na siguro to. Kaya pinopruning nila, so ganito nakahaba yung mga mayana. So ang ganda ng kulay oh. Yan, hanggang dito to. Yan. So meron ding ibang mga tao dito na pumupunta. So napakarami ng bisita rito mga bay. So dito po na area sa kinatatayuan ko, makikita po natin yung iba't ibang halaman nila dito. Meron ding mga bulaklak mga bay. So mula dito sa baba hanggang doon po sa taas. So tingnan natin yung mga bulaklak nila dito. Millions mga bay oh. So yung millions pabitog oh. Ang ganda talaga tingnan. Gusto kong bumili nito mga bay. Yan, baka maganda yung maganda itong ganitong klaseng tanim doon sa bahay, baka mamumulaklak din kagaya nito. Ano
Napakaganda. Dito, meron silang parang circle dito. Yan. Na napaikutan ng mga mayana. At sa gitna, meron silang bigunya. So maraming bulaklak yung kanilang bigunya. Yan. So unique mga bay yung kanilang ginagawa sa kanilang mga mayana. Dito meron pang mga Alabama mga bay oh. Maraming Alabama oh. So napakakulay talaga, napakamakulay talaga yung Alabama nila oh, pulang-pula. So yung klima nila dito oh, ngayon oh, nag-fog na. Yan, medyo malamig-lamig. So napakaganda sa mga halaman dito talaga. So millions yan. At dito nga bay, tingnan ninyo. Ngayon pala ako nakakita ng ganitong halaman. Yan. Ang tawag dito ay nipple fruit. So ngayon lang po ako nakakita ng ganitong halaman. Eh, parang yung kanyang dahon ay parang talong. Tingnan niyo yung mga dahon nga bay, parang talong. So yung kanyang bunga, yan, ganyan. So unique yung ano? Unique yung kanyang bunga. Napakaganda tingnan, puro yellow. Dito meron din silang mga bulaklak. Pagkadaming bulaklak oh. Puro bigunya doon hanggang doon oh. Okay, akyat muna ako dito mga bay dahil maraming bulaklak dito na magaganda oh. Yan, so napakarami. Ang tawag po dito ay impatient. So merong red at saka pink yung kanyang bulaklak. Kulay ng kanyang bulaklak. So hanggang doon mga bayo, meron pa. Hindi lang ito dito na location, marami pa doon. So meron ding mayana, yan. So dito tayo, meron pa dito yung kanyang mga bayo. Yan, so napakarami dito. Oh, hanggang dito mga bay oh. Sabi. So maganda kasi dito sa mga namumulaklak na tanim kasi ayun nga yung ano nila, klima dito ay ano, foggy. Nagmo-moist yung ano dito, yung mga tanim or yung lupa nagmo-moist kaya maganda yung yung tubo ng kanilang mga tanim. Tsaka dito mga bay, meron doon oh. Napakarami oh. Sana magkaroon ako ng ganyan mga bay. Ah, napakarami oh. Sana magkaroon ako ng ganito sa amin. Wala kaming ganito sa bahay namin. Baka mamumulaklak din yung ganitong klase doon sa amin kasi medyo malamig doon yung lugar namin. Kasi maraming kahoy. Yan. So yung view kanina mga bay, yung papunta ko dito, diyan, yan makikita ninyo. So yun yung ibaba. So, marami pa tayong pupuntahan dahil meron pa doon sa itaas. So yan yung kanina ang pinakita ko. Pwedeng pagtaguan dito kasi napakaraming mga mayana at saka tanim na millions. So dito tayo sa baba, papakita ko sa inyo yung mga bagong propagate nila na mayana. Dito tayo. So dito na part, meron po silang bagong propagate na mga mayana. So steam cutting lang po ito lahat. Yan. Hanggang doon dito. Yan, napakahaba rin. Saka meron din ditong yellow na mayana at yung dahon niya may halong green. Ayan. So hanggang doon din ito. Saka merong yung kanina nagtanong ako sa ano, caretaker dito kung yung mga bulaklak ay hinahayaan ba nila na tumubo. So yung sagot ng caretaker, inaalis daw nila yung bulaklak kasi mas mabilis daw mag-mature yung mayana kapag hindi nila inalis yung
mga bulaklak. So ito, yung mga bulaklak na nakikita natin, alisin to nila. Yan. So yung mga vlog ko mga bay, meron din akong tips kung paano maging ano, mas matagal mabuhay yung mga mayana. So dapat alisin natin yung mga bulaklak ng mga mayana para mas matagal sila mabuhay. So yun po yung ano. So magkaparehas kami ng opinion dahil ganun din po yung ginagawa nila sa kanilang mga mayana. Okay, hanggang doon pa dito mga bay. Meron pa dito. So, meron din sila ganito na mga halaman. Dito po sa ibaba, maraming millions na nakatanim dito. Tingnan niyo mga bay, oh. Yan, extension yan sa kanilang mga halaman dito. Yan, napakarami, oh. At napakataba yung kanilang lupa ay pula yan. So napakaganda ng tubo ng kanilang mga halaman dito. So tingnan ninyo dito mga bayo. Yan. So napakaraming mayana dito. Tingnan ninyo. Oh, napakaganda hanggang doon mga bayo. So merong ano, Saturn, merong Alabama. So napakatingkad ng kulay ng Alabama. Yan, merong litos. Mayana. Yung ganito, meron si Caprumdi or Certified Prumdi, meron ganito. Ito yung gustong-gusto ko na mayana. Kasi kapag na ano, na sisikatan ng araw, lalo na pag matatamaan ng kamera, maganda yung kulay. Yan. So napakarami. Yan. Mayana yan dito lahat, mga bayo. Yan. Yung kulay ng Alabama sa amin, medyo hindi ganyan ka tingkad. Pero dito, oh, tingnan nyo naman yung kanilang Alabama. Sus, napakatingkad talaga ng kulay. Napakaganda ng kulay. Parang, ano? Oh, yung litos nila mga bay, yan. So, yun, oh. Para talagang litos, oh. Yung kulay ng litos, oh. Napakataba. Parang gusto kong gulayin. Yung pag-arrange nila dito sa kanilang mga mayana, ayan, merong alternate mga bay. Ibang variety, meron na namang ibang variety. Ibang variety na naman, ayan, saka yun. Ayan, so anim na variety dito lahat. Halo-halo. Ayan, pero ano, straight yung variety na tinanim nila. So, napakaganda ng kulay. Maganda talaga kapag pinagsama-sama mo yung pare-parehang variety kasi lumilitaw yung kulay talaga. At dito tayo mga bay. So dito meron din silang mga bigonya. So napakarami ng bigonya, maraming bulaklak yung kanilang bigonya rito. So dito mga bay, tingnan nyo yung ayos ng kanilang mga mayana. So dito parang daanan dito papunta doon sa ibaba. So yung gilid ay merong mga mayana, yan, hanggang doon. At dito, meron din mga mayana. So hanggang doon to mga bay. So napakaganda ng pagkakat ng mga mayana, oh. Yan po yung mga mayana kanina na nakita natin at yung mga millions na tanim. So sa left side ko po sila, mga bay, yan. Nasa ibaba sila. At meron din dito na nakahilera. Iisang variety yung linya nila. At saka meron ding halo na isa ring variety sa isang linya. Kapag hindi natin pinaghalo-halo yung mga mayana, hindi talaga lilitaw yung kanyang kulay. Kaya yung ginagawa nila dito, iba't ibang variety ng mayana yung pinaghalo-halo nila. So maganda tingnan. Ito naman po yung pinakaibaba na part sa kanilang garden. So ito po yung mga mayana. Akala ninyo pintura pero mga mayana po rito. So yung ginagawa nila ay contrasting colors para lilitaw talaga yung kulay ng mga mayana. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5. So 5 varieties na mayana. At dito rin 1, 2, 3, 4, 5
So 5 varieties pa rin. Yan. So papunta tayo sa ibabaw mga bay, sa itaas. Meron pang ano itaas na part. Yan o, napakaganda ng kulay. So tingnan ninyo yung bundok. Napalibutan ang bundok dito, yan. Kaya napakalamig ng kanilang lugar. So hindi basta-basta magbiyahe dito mga bay kasi malayo-layo rin yung ano, lugar nila. Pinuntahan lang namin dito para sa inyo mga bay, para makikita ninyo yung magagandang tanawin dito sa kanila. So, papunta na tayo doon. Sa itaas.